hanggang sa umuwi na ako noon, natapos ko na ang kontrata ko, di uuwi na ako. Sabi ng amo ko, gusto mo ngayon, sabi niya, gusto mong bumalik? Sabi ko, ayaw mo namang bigyan ng cellphone? O di bibilan kita? Akala ko libre. Sabi ko, masyala. Ay, oo nga. Sabi ko nga, masaya. Kasi, ibibilan ako. Yung pala, guys, buti na lang may pera ako. Buti na lang may pera ako. Ayun. Dala-dala ko yung pera ko. Akala ko pera niya. Asa, pagdating sa tindahan, asa na ang pera mo? Diyos ko. Buti na lang talaga dala ko ang pera ko. Kasi, kahit pag may pera ako, pag lumalabas talaga ako, nagdadala ako ng pera, ganun. Yun, guys. Nako, akin na ang pera mo. Inoon, ano, hanggang ngayon, pagka may bibili kang unit, mga cellphone na yan, kukunin sa'yo ang ano mo, ang civil ID. Yung ID mo dito. O kaya ang nangyari, yun, kailangan talagang may civil ID. O di civil ID niya. Kasi noon, hindi ko yan, guys, mahawakan. Ang ID na yan, hindi ko yan mahawakan. Halos lahat bawal noon. Grabe katindi ang amo ko na to. Kaya, nung umalis na ako, di pauwi na ako, sabi niya, bili kita ng cellphone. Di, siyempre, tuwang-tuwa ka, bibili ka ng cellphone. Tsaka, may cellphone ako noon. Ilang piraso pa yon. Tapos, natatago nga. Mas nakakatakot nga. Kasi pag mahuli ka, pero hindi ako, guys, nahuli. Hanggang sa sinabi ko na lang sa kanya, matagal na sabi ko ako may cellphone. Kasi noon, may nahulihan. Sabi niya, alam mo bang may cellphone yun? Sabi ko, oo. Bakit hindi ka nagkwento? Bakit sabi ko ako magkwento sa'yo? Sabi ko doon sa amo kong babae. Bakit ako magkwento sa'yo? Bawal nga, di ba? Eh, yun. Sabi niya, bakit hindi ka nagkwento? Bakit ako magkwento sa'yo? Bawal. Ako nga sabi ko, di yun, sinabihan ko siya. Ako nga sabi ko, matagal ako may cellphone. Tapos sabi niya, so, kumbaga, ano, bahala ka. Sabi ko, hindi naman siya nag-react na nun. Sabi ko, matagal ako may cellphone. Ayun, hanggang sa, pero dumating sa punto, guys, na, ano eh, nahulihan yung mga kasama namin ng cellphone. Tsaka dati, nagbebenta ako ng cellphone, SIM card. Kasi nga, may kaibigan ako sa yung bahay ng nirerentahan ng amo ko. Yung may dalawang Pinay doon. Tapos may driver sila. Oh, lagi silang lumalabas doon. Nakakabili sila. May, ayun. Tapos ipapasa niya sa akin. Ibebenta ko naman sa mga kasama namin. Sa pamilya ng amo ko. O kaya yun, doon ako, guys, na kumita. Kumita talaga ako ng malaking pera doon. Kaya nga noon, nakabili ako ng yung bahay ng kapatid ko. Bininta niya sa akin. Kaya nabili ko yun, guys. O di, ano yun, 1 year pa lang yata ako. Yun, nabili ko na yun. Ngayon, wala na ako nabibili. Puro na lang. Puro na lang dumi. Puro na lang patapon. Puro na lang basura. Hindi na ako nakakabili ng kung ano-ano. Lahat na lang, guys, sa pagkain. Sa gastusin, yun. It's not good. Yun, doon ako na. Yun na. Ang naging ano ko. Noong mga maliit pa ang mga anak ko. Nakakabili ako noon, nakabili nga ako ng kabayo, na hindi, nakita ko, kabayo daw, nakita ko yung kabayo. Ewan ko kung totoong akin yun. Yung bininta, hindi ko alam kung ano talaga yun, kung nakinabangan.
Yun ang nangyari. Ang kabayo ko. Yan, pumunta kami sa Masbate. Kasama ko yung mga anak ko, yung asawa ko. Tapos sabi niya, yan ang kabayo mo. Hanggang doon lang. Wala na. Hindi ko alam kung hindi ko na kinabangan yung kabayo na yun. Kaya hirap din. Mapagsamantalahan ka ng mga taong mananamantala. Yan, pagka ika, kumbaga, mag-isa kang kumakayod, mag-isa ka sa buhay dito, maraming nanginginabang, shout out sa mga yan. Yun. Meron niyang mag-PPM sa'yo, parang obligasyon mo na silang ganun. Pwede namang magbigay. Kaya lang, siyempre, uunahin mo yung pamilya mo. Hindi pwedeng unahin sila. Kasi paano na? Lalo na sa pamilya ko, umaasa talaga sa akin. Mga anak ko. Sa akin talaga umaasa. Walang libre dyan. Walang libre. Lahat akin. Pero may nagmamarunong dyan. Gastos niya daw. Sige, gastos mo. Lahat sa iyo, lahat ng pinundar ko, lahat sa kanya. O sige, sa iyo. Darating ang panahon, kukunin ko 'yan. Akin 'yang pinagpagurang ko 'yan dito sa Kuwait. Ngayon lang 'yan. Sige. Sige. Panalo ka ngayon. Darating ang panahon ako. Maniningil. Hindi ko yan sinasama sa mga vlog ko, guys, kasi hindi nakakatuwa. Ngayon lang to naungkap. Kasi inaano ko yung mga noon at ngayon na naging buhay ko sa Kuwait. Ang hirap na masarap na masaya. Yun. Na meron namang kwenta. Na kumbaga matatapos ang buwan, tutumba ang buwan, na meron kang sasahurin kahit sabihin natin katulong lang ako dito. Katulong lang ako dito. Pero may nabili ako sa sarili ko, may nabili ako sa pamilya ko, may naibigay ako na pangangailangan ng pamilya ko. Yun ang maganda dito. Kumbaga, sabihin natin naubusan na ka ng pera. Mayroon na naman susunod. Tsaka, hindi lang maliit ang kinikita namin. Kumbaga, nakataas-taas din ng konti sa mga namamasukan sa ating bansa. Kaya, masaya na din kasi dito, sabi nila, pag nag-abroad, nakaangat-angat. Totoo, nakaangat-angat eh. Angat yung sahod. Ganun. Pero, ang pagod dito, matindi. Mag-umaga ka katatrabaho. Araw-araw yan. Hindi tumigil ang trabaho. Hindi ka lubayan. Dami talagang trabaho. Ganun yun, guys. Ito, guys, nadamit kong ito. Ito. Simula sa pagdating ko to. Buhay pa hanggang ngayon. Nasa 15 years na ako. Marami akong damit na matatagal na. 15 years. Lalo na yung pinakaunang uniform ko na binigay ng agency noon. Buhay na buhay pa. Malinis na malinis pa. Kumbaga, hindi pa siya lupi-lupi na uniform. Hindi pa punit-punit. Sa tuwing nakikita ko yan, sabi ko yan ang pinaka-excitement ko noon. Nung maisuot ko yan.
sabi nung sa agency, sabi niya, suot nyo na to kasi kukunin na kayo ng employer nyo. Iyon, nung isuot ko, kasi nakapantalon ka, ang lamig noon eh. Kasi iba ang klema noon sa, ang klema sa Pinas, tsaka dito iba. Nung dumating ako, nasa winter, December. Iyon, ang lamig-lamig noon. Grabe. Ang lamig. Tapos, yun, giniginawa ko noon, nung nasa agency kami, ano na, sabi ng, ano, maligo kayo, sabi ng Pinay noon sa, ang pinuntahan namin, yung may-ari ng agency, yun, sa bahay nila, sabi niya, maligo na kayo. Tapos, pinagpahinga kami doon, kunti lang na oras. Tapos, yun, sabi niya, maligo na kayo. Naghilamos lang kami kasi grabe. Ah, naligo pala kami. Naligo pala kami. Kasi, nung pagdating sa bahay, sabi ng amo ko, ngayon, sabi niya, take a shower. Sabi niya, sabi ko, I already take a shower. I took already my shower. Tapos, di, ang gusto niya pala, maghugas pa din. Maghugas pa din ako. Kumbaga, maghilamos, ganun. Basta maghugas ka pa din. Hindi ko alam noon na ganun pala yun. Yung may naabutan ako ni Pali, si Rita, ni Pali siya. Ang bait-bait niya, guys. Ang bait-bait talaga nun. Grabe, pagkadating ko, niyakap kaya ako nun. Umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya, parang close na close. Parang close friend. Pagdating ko, nung dumating na kami sa bahay, umakyat na kami doon kasi nasa second floor. Tapos di, nagluluto sila, tsaka si madam, nagluluto sa kusina. Tapos di, pagdating ko, sabi niya, sabi ng amo ko, ako daw ang kasama noon. Sabi ng amo ko. Tapos ako, kinakausap niyang English. Yun naman, kinakausap na Arabic. Di, hindi naman marunong mag-English. Tapos, yun, nagkwento ang amo ko na ako daw ang kasama niya. Pagkadating ko, niyakap ako. Nandun yung amo ko. Niyakap ako nun. Hindi ko alam pala na pagod na siya. Sa 6 na buwan, walang kasama. Kasi nga, marami talagang trabaho sa bahay ng itong amo ko. Sa bahay nila, maraming trabaho. Maraming trabaho, guys. Iyon nga, niyakap niya ako ng mahigpit. Umiiyak. Sabi ko, hindi ko naisip na ganun pala yun na nahihirapan siya. Hanggang sa nagsasign language yun. Nagsasign language lang kami noon. Tsaka matalino din yun. Mabilis talaga siyang matuto. Alam nyo guys kung anong inabot niya? Grade 2. Nung yung pangalan niya, hindi niya alam yun, isulat. Dahil hindi niya yun alam isulat. Tinuruan ko yun, guys. Alam mo, natuto yun. Hanggang sa magbilang, mag-addition, subtraction. Kasi mga minor na ano siya. Yung mga minor na dapat matutunan ng isang tao. Alam niya yun. Natuto talaga yun. Nakapagbasa. Ang talino niya. Grade 2 lang yun. Yun, nung ano, naging close kami, nung close kami, kaya lang, parang, di ko rin alam kung, basta nung ano mga 3 buwan na ako, nagkwento na yun, yung nagkakaintindihan na kami sa mga conversation namin. Sabi niya, ang sahod niya daw, 35 noon. 35. 25 nga. 25K din. Nasa 3,000 lang. Pero sa kanila, sa Nepal, malaki. Malaki yun. Tapos di, yun sabi niya, 25 lang binibigay sa akin. Di sabi ko, ano sabi sa agency? Sabi ng agency, 35 daw. Yun, nagreklamo siya sa amo ko. Galit na galit yung amo ko. Sabi daw, yun ang pinirmahan mo sa kontrata.
Tapos di, sabi niya, "Lu," sabi niya sa akin, "Lu, tingnan mo to. May binigay siya sa akin yung payslip niya. Tingnan mo to. Yan ang pinipirmahan ko. Kasi naka, marunong rin magpirma." Tapos di, sabi ko, "Ano yan? 25. Di yun. Nagreklamo siya sa amo. Sabi niya, sabi ng amo ko, "Yan ang kontrata mo." Sabi niya, "Hindi. 35 pala." Di yun, nagreklamo nga siya. Pero ang may, pero hindi sana malalaman nun kung hindi ako nagsabi. Kasi pinakita niya. Sabi ko, "Bakit hindi ka nagkukwento doon sa mga kasama mo noon?" "Hindi naman, wala naman ngayon." Sabi niya, "Wala naman akong makwentuhan ng sahod ko. Kasi ang akala ko, tama yung sahod na binibigay nila. Kasi nga, hindi marunong magbasa." Di nung ano na, nung nakipag-away siya sa amo ko, binigyan siya ng ano, pero yung dati pang mga kulang na sahod, hindi na binigay. Tinawagan kaya nila yung agency kung magkano talaga. Kaya noon, simula noon, hindi na yan nag-ano, kung magkano talaga ang binigay na sa kontrata, binigay na sahod, yun ang susundin nila. Yan na sila. Pero sa akin, binabarat ako niyan. Sa tuwing uuwi ako, natapos ko na ang dalawang kontrata ko. Sabi ko, "Dagdagan mo ako." "Ala, baratin ako. Nagpadagdag ako ng 20. Sabi niya, 10 lang. Kasi marami kaming gastusin. Ganun yun. Ayun, yung mga dating, yung mga bagong katulong, mas mataas pa ang sahod kaysa sa akin. Ako ang dami kong trabaho." Kaya matuwa ka niyan. Kaya minsan, mag-ano din ako dyan. Mag-revolusyon. Marami akong kwento, guys, sa mga naging experience ko dito. Kaya lang, ang iba niyan, hindi na dapat ikwento. Kasi may nanonood. Baka nga ang amo ko nanonood sa akin. Baka nanonood din sila sa akin. Kaya hindi ko yan pwede sabihin. Pwede nilang, minsan nagtatanong siya, "Ano nga ang sinabi mo?" Ganun. Mayroon pa, guys, na panahon noon na yaan. Yung nakikitext pa yung sa mga amo. Yun nga, 2006, 2007. Yung kaibigan niya, yung katrabaho niya, may katulong na Pinay. Pinapag-text ng amo. Tapos, ang text ng Pinay, "Ang hirap-hirap dito," sabi ng ganun. "Ang hirap-hirap dito. Hindi ako dito maayos." Ganun ang pagka-text niya. Sabi ng amo ko, "Ano yung tinext niyan?" Kasi parang inano sa kanya, i-finorward. Sabi ko, ang sabi niya, masaya daw siya at maayos naman. Alam ko, guys, na pag sinabi ko ang totoo, mapapasama yung katulong. Kaya yun ang sinabi ko. Tapos di yun, sabi ko, nagkwento ako doon sa mga kasama kong Pinay. Sabi ko, "Bakit yung amo ko ganun ang pagkaano sa akin? Yung pinakita sa akin. Ang sabi ko, ano, yun, mabuti." Sabi niya, "Tama yung ginawa mo. Kasi kawawa yung Pinay na yun na nag-text." Mandaki nyo yan, guys, noon ang panahon. Mas matindi noon kaysa sa mga panahon ngayon. Meron ding mga salbahe ngayon na mga amo. Pero takot na din sila. Takot sila sa mga ano, sa gobyerno natin, lalo na kay President Duterte, na yan, tinutulungan ng mga katulong sa ibang bansa. Kaya natakot sila. Pero ang tawag dyan kay
ano, kay President Duterte. May may tawag sa kanya dito. Hindi maganda. Pero takot sila dyan. Ganyan sila. Dalal ko guys, napahina tuloy ang speed ng pagplantya ko. Ano ba yan? Pang araw-araw ko to. May gusot pa. I have more. 1, 2, 3, 4, 5. I have more 5 pairs. Dami pa. Antok na ako guys. Parang hindi ko natapos eh. Makarelax man lang ako. Anong oras na kaya? 1:30 na. Natulog na ako guys. Tapusin ko lang ito. Na isang piraso. Isang pair. Hindi ko natapusin ang 5. So guys, ganun ang naging buhay ko noon at ngayon dito sa Kuwait. Kaya yung mga mag-apply o may mga plano mag OFW, laban lang guys, laban lang. Tsaka yung mga kwento ng ano sa agency diyan ng mga aplikante din, huwag niyo yang tularan. Kasi lalo na pagdating sa mga hindi maganda, pag-isipan niyo. Kasi minsan gaya-gaya napapasama eh. Panahon na lalo na nangungulila ka, wag na wag nyong anuhin yan. Wag na wag nyong indihin mga yung bibigyan ka ng ka-textmate. Yan. Ganun. Bibigyan ka ng ka-textmate at ikaw ang mapapasama. Buti nga